Okay, hello sa ating mga grade 7 dyan. Welcome back to my channel, the Sipnayan class. So today we're going to discuss expressing rational numbers from fraction form to decimal form and vice versa. So let us first discuss what is rational number. Okay, so any number that can be written in the form A over B, okay, where A and B are integers, and B must not equal to 0 is called rational numbers. So, kahit anong numbers na pwedeng gawing fraction, yun ay mga rational numbers. Okay, kapag naman nasa form sila ng decimal, or decimal numbers, so a rational number either terminates or repeats. So, kapag nasa decimal form siya, kahit anong number na nagte-terminates or terminating decimal numbers and repeating decimal numbers is a kind of rational numbers. So, ang non-repeating ay non-repeating, non-terminating numbers ay hindi kasali sa rational numbers. Okay? So, let us start. So, let us learn how to change rational number from fraction form to decimal form. Mamaya, decimal form to fraction form. So, meron ako dito mga ilang example. Number one, change 2 feet to decimal. Okay, so paano natin yun gagawin? Okay? So, sa 2 feet, meron tayong tinatawag na numerator, yung nasa taas. Okay, diba? Pinag-aralan nyo sa elementary. Ang nasa taas ay numerator at ang nasa baba ay denominator. Denominator. Okay, so ang gagawin lang natin dyan, didivide natin yung numerator sa denominator. So, ang nasa loob ng ating division ay yung numerator. At ang nasa labas ay denominator. So, kung mapapansin nyo, hindi pwedeng i-divide si 2 kay 5. Okay? Kasi ito ay kulang. Okay? So, kulang yung number 2 natin. So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng decimal point kay 2. So, ayun, maglagay tayo ng decimal point. At lagyan natin ng 0. Okay? And then, pag dinivide nyo na siya, didisregard nyo muna yung decimal. So, parang 20 siya. So, 20 divided by 5. So, what is 20 divided by 5? Hindi ba 4? Okay, alright. 4. And then, 4 times 5 ay 20. Okay, 4 times 5 ay 20. Then, subtract it. You got remainder 0. Okay? So, ano ang ating sagot? Ang sagot natin ay 0.4. Okay, 0.4. So, this is our answer. So, 2 feet now, pag change natin yan sa decimal, ang answer natin ay 0.4. Ganun lang kasimple. Okay? Okay, let's have number 2. Change 5/3 to decimal form or 5/3 to decimal form. The same way tayo or the same process. Didivide natin si 5 kay 3 or didivide natin yung numerator 5. Okay? Didivide natin yan kay 3. Okay? Pwede siyang i-divide. So, what is 5 divided by 3? Of course, napakadali. 1. And 1 times 3 is 3. Then, subtract natin. What is 5 minus 3? Okay? So, that is 2. Okay, now 2 is not divisible by 3. So, yung kulang ang ating 2. So, this time mag-add tayo ng decimal point. Ayan. Then, add tayo ng 0. Okay, then bring down 0. So, magiging 20 ang ating 2. Okay, then 20 divided by 3 is what? Okay, that is 6. Okay, meron tayong 6 na 3 kay 20. So, then multiply natin what is 6 times 3. Okay, that is 18. Okay, then subtract. Okay, 20 minus 18 is 2. Again, okay? Then, add ulit tayo ng 0. Then, bring down 0. Okay, 20 na naman. So, that is 6. Okay? Then, 6 times 3 ay 18. Okay? Then, 20 minus 18 is 2. Then, mag-add na naman tayo ng 0. Okay? So, kung mapapansin nyo, laging 20 yung lalabas, then laging ang answer natin ay
6. Then, magkakaroon na naman ng 0. Then, resulting is another 2. Magiging 20 na naman. Then, magkakaroon na naman tayo ng 6. So, this time, nagkaroon tayo ng repeating numbers in the decimal side. Okay? So, sa right ng ating decimal number. So, the repeating number is 6. Okay? So, mag-add tayo ng vinculum. So, ang bar line sa taas ay tinatawag na vinculum. Okay, tatandaan nyo yan. Baka yan ay nasa ating activity sheet. Okay? So, vinculum ang tawag dito. Okay? So, nasa taas ito. Okay, vinculum. Okay, so what's the answer? So, the answer, if we change 5 over 3 to decimal form is 1.66. So, pwedeng isang number lang yung may guhit. Automatic na yon. Ang repeating natin ay 6. O kaya pwedeng dalawa, 66. So, pwede din naman. Okay? So, this is our answer. 1.66666 na hindi natatapos. Okay? So, this is a kind of non-terminating but repeating decimal number. Okay? So, let's have number 3. Okay, change 1 over 9 to decimal form. Same way tayo. So, i-divide natin si 1 kay 9. So, pwede ba? Hindi. Kaya mag-a-add tayo ng decimal point. Ayan, lalagay natin decimal point. Then, add 0. Okay, lagay natin yung 0 sa tapat ni 1. Okay, to show na hindi po pwedeng i-divide si 1 kay 9. Hindi kasya. Okay. Then, magiging 10. Ang basa natin dyan ay 10. I-disregard muna natin yung decimal point. Okay? So, 10 divided by 9. What is 10 divided by 9? Okay? Of course, we have 1. Then, 1 times 9 ay 9. Then, subtract. Okay? 10 minus 9 ay 1. Okay? Meron ulit tayong 1. So, hindi na naman po pwede. So, we add 0. And bring down 0. So, 10 na naman. Kaya magiging 1. Then, 1 times 9 ay 9. Subtract natin kay 10. We get 1. Then, we add 0 na naman. So, the answer will be 1. Okay? So, napansin nyo, uulit na uulit yung 1. Hindi tayo matatapos dito kahit gaano pa katagal. Okay? So, kaya mag-a-add na tayo ng vinculum sa taas. So, the answer, if we change 1 over 9 to decimal form is 0.1111111111111. Okay? Or 0.111. Then, vinculum. Okay? So, that is number 3. Number 4, we change 3 and 3/4 to decimal form. So, ngayon naman, meron tayong mixed number. So, paano ba yan? So, meron tayong dalawang paraan. Una, i-write muna natin si 3 and 3/4. Okay, ayan. Then, we set aside 3. Okay? Pwedeng set aside muna natin yung 3. Then, ang i-change na lang natin muna ay si 3 over 4. So, pwede natin i-divide si 3 kay 4. If we divide it, so kulang, add tayo ng decimal na, ay decimal point. Then, we add 0 at the top of the 3. Okay? Then, we add 0 here. That becomes 30 or 3.0. Okay? So, 30 divided by 4 or 3.0 divided by 4, how many? So, you get 7, 4 out of 30. Then, 7 times 4 is 28. Then, you subtract. 30 minus 28 is 2. Okay? Then, add 0. Okay? So, 20 divided by 4 is 5. And 5 times 4 is 20. So, you get 0 remainder. Okay? So, ang 3/4 natin ay 0.75. Diba? 3/4 pa lang yan, mga anak. Okay? Then, we add the whole number 3. Okay? Saan ang galing yun? Ito. Yung 3 na yan. Yun. I-add natin sa sagot na 0.75. Then, 0.75 plus 3 is 3.75. Okay? So, this is our answer. 3.75. If we change 3 and 3/4 to decimal form. Okay? So, that is the first way. Pwedeng set aside muna natin yung whole number, then change the fraction part to decimal form. Or pwede namang yung 3 and 3/4,
gawin mo munang improper fraction. So, mixed number to improper fraction. So, paano yun? Ito, times lang natin si whole number kay 4. So, that is times. Then, a-add natin yung numerator. Okay? So, what is times natin? 3 times 4. The answer is 12. Okay? So, 3 times 4 plus 3. Okay? So, 3 times 4 is 12 plus 3 is 15. Then, copy the denominator. Okay? Over 4. So, that becomes 15 over 4. Nasa improper na siya. Okay? And then, pwede na natin siyang i-divide. So, 15 divided by 4. Okay? So, what is 15 divided by 4? So, that gives you 3. Okay, right? Then, 3 times 4 ay 12. Then, we subtract. Okay? 15 minus 12 ay 3. So, hindi kasya si 3 kay 4. So, we add decimal number and 0. Then, bring down 0. So, 30 divided by 4 ay 7. Okay? And 7 times 4 ay 28. Then, subtract. 30 minus 28 is 2. So, add tayo ng 0, then bring down 0. And 20 divided by 4 ay 5. And then 5 times 4 is 20. When you subtract, we get the remainder 0. We get the same answer, right? 3.75. Two ways, but the same answer. Okay? So, that's how you change. Yeah. That's how you change decimal or fraction form to decimal form. Okay? So, parang siyang 3.75. Okay? Okay, now let's move on. So, we're going to change rational number from decimal form naman to fraction form. So, ang given natin dito ay decimal. Gagawin naman natin silang fraction. So, number one, we have to change 0.45 to fraction form. So, what we're going to do is count the number on the right side of the decimal point. Okay? So, the given is 0.45. And the number of numbers on the right side of the decimal point is 1, 2. So, we have 2. Okay? So, yun yung bilang ng 0. Okay? Na ipandidivide natin sa kanya. So, kukunin natin ang number part na yan. Yung 0.45. Okay, kukunin natin. Yung 45. Yung decimal part. Okay? Then, i-divide natin sa 100. Okay? So, kung ilan yung decimal, o kung ilan yung number sa right ng decimal point, yun yung bilang ng 0 na ipandidivide natin. Okay? So, that gives you 100. And then, lowest term natin. So, saan ba siya pwedeng i-divide? Parehas. Okay? Ang 45 ay divisible kay 5. The same with 100. Okay? So, 45 divided by 5 ay 9. Correct? And 100 divided by 5 is 20. Okay? So, the fraction form of 0.45 is 9 over 20. Ganun lang kasimple. Okay? Okay, so let's have number 2. So, change 13.50 to fraction form. So, isulat muna natin si 13.50. Okay? We're going to set aside the whole number 13. Yung buo yung 13. Set aside muna natin yan. So, kukunin lang natin ay yung decimal part 0.50. So, dalawang digit niya. Kaya kunin natin si 50, i-divide natin sa dalawang may 0 na whole number, which is 100. Then, lowest term natin. So, ang ganilang GCF ay 50, right? Okay? So, 50 divided by 50 is 1. And then, 100 divided by 50 ay 2. So, ang 0.50, ang katumbas niyang fraction form ay 1 half. Okay? Then, ipa-plus lang natin si whole number. So, 13 plus 1 half. Which gives you 13 and 1 half. So, this is the fraction form of 13.50.
So, pwede nyo namang gawin yung improper kung yun yung hinihingi. So, 13 times 2, multiply nyo lang yan. Then, add the numerator. So, 13 times 2 is 26 plus 1 is 27 divided by 2 or over 2. So, that is the answer. Okay? Number 3 na tayo. Okay, change 0.11111. Ayan, may vinculum tayo. It means hindi natatapos. Okay, paano to? So, ito ay medyo kailangan ng konting tiyaga para ma-change natin sa fraction form. Okay, bilangin natin yung number na nag-repeat. Okay, doon sa right side ng ating decimal point. So, we have 0.1111. Okay? So, pare-parehas lang namang 1 yan. Pwede ang kunin lang natin ay isa, dalawa, tatlo. Since ang given ay 4, sige, bigay natin yung 4. Okay, that is the number of zeros you need to multiply to 0.11. Okay? So, ano ating gagawin? Rewrite natin. So, we have 4 zeros. So, 1, 2, 3, 4. Then, bigyan natin ng 1. And then, magkakaroon, itabihan natin yan ng n. And then, isulat natin yung equate natin yan kay 0.1111 na hindi natatapos. Kaya lang, mag-move tayo ng 4. Okay? So, yung 0.11, pag nag-move tayo ng 4, 1, 2, 3, 4, so, magiging 1,111.1111. Okay? So, yan yung nasa left hand ng ating equation. So, 1,011.1111. Okay? Then, susubtract natin yan kay N equals dun sa original given natin, which is 0.1111. Okay? Then, we subtract. Ito muna. 10,000 N minus N is 9,999 N. Yung 10,000, babawasan natin ng 1. So, that gives you 9,999 N. And 1,111.1111 minus 0.1111, makakancel na yung right side kahit pagkano kahaba yan. So, that's give you 1111 or 1,111. Then, di-divide natin both side dito sa coefficient ni n na 9999. Parehas, 9999. Okay? Then, makakancel si 9,999. Ang matitira na lang ay si n. N, 1,111 divided by 9999 ay ano? Meron ba? Okay? So, meron ba siyang lowest term? Si 1,111 over 9,999. Okay, yes. Divide natin kay what? Okay, ang lowest term niya ay 1 over 9. Dinivide kay 1,111. Okay, parehas. Okay? Yan, yung lowest term natin. Yan, dinivide kay 1,111. That gives you 1 over 9. Okay? So, the fraction form of 0.1111 and so on is 1 over 9. Okay, so let's have our last example for this video lesson. So, we are going to change 2.55 and so on. Or 2.55555 and so on to fraction form. Ayan. So, hindi natatapos ang ating 5. Okay, so double digit 55 ang pinakita sa ating given. So, set aside muna natin si whole number. Okay, or pwede din namang hindi na. So, rewrite lang natin si 2.55. Since 2 digits ang ating repeating decimal number, so mag-move tayo ng dalawa.
sa dalawa. So, ang 2.55 natin ay magiging 255.555555 and so on. Then, ito times natin yan sa 100. Bakit 100? Kasi dalawa ang decimal form, ay decimal number natin sa right hand ni decimal point. Okay? So, kakaroon tayo ng 100N equal yan kay 255.55 and so on. Okay? Maminus yan natin kay N, kay original equation natin. 2.55 and so on. And 100 minus N, 100N minus N ay 99N, right? And makakancel na ang ating repeating decimal. Then, 255 na lang minus 2 is 253. Okay, then divide both side by 99. So, makakancel ang 99 natin dito because that is 1. And 253 divided by 99 or 253 over 99, ang lowest term niya ay 23 over 9. Or, pag-change natin yan sa mixed number, equivalent yan kay 2 and 5 over 9. Okay? So, that the fraction form of 2.5555 and so on is 2 and 5 over 9. Okay, gets? Okay, sana natutunan yung mag-change ng rational numbers from fraction form to decimal form. Then decimal form to fraction form. Okay? So that's all for this video lesson. See you again next week. Okay? Tutok lang dito sa ating SIM9 class. Math ba? Basic lang yun.